Ito ba ang greatest chapter sa One Piece? Bale ngayong araw nga na to, pag-uusapan natin yung mga pangyayari sa naganap na chapter 1096. So basically, continuation nga ito ng chapter review natin. Dito nga natin pag-uusapan yung mga nangyari sa chapter na to. At para umpisahan nga itong topic natin, syempre mag-focus tayo sa unang panel ng chapter na to. Sa mga hindi nga nakapansin, ipinakita nga ni Oda yung silhouette ng buong Holy Knights. Yes, nakita na nga natin to during chapter 1083. Pero sa kwento nga lang ito ni Dragon. So this time nga, actual nating nakita yung mga silhouette nila. At unlike nga sa kwento ni Dragon na nakita nating siyam lang ang mga Holy Knights, this time nga, labing dalawa sila. At sa labing dalawa nga na to, anim na ang nire-reveal ni Oda. Bale, gaya nga ng nabanggit ko sa Saint Figarland Garling video natin na dahil nga sa pinatay ni Garling itong si Saint Mossguard, most likely nga na isa ring Celestial Dragon itong si Garling, na in fact member yung pamilya niya, which is yung mga Figarland sa 20 Kingdoms na tumalo kay Joy Boy during Void Century. Since masyado ngang mahalaga yung hierarchy sa mga Celestial Dragons, at it makes sense na ang pwede lang na pumatay sa kanila yung mga kapwa lang nilang Celestial Dragon. Ngayon kung ia-apply nga natin itong logic na to, I assume nakabilang rin itong mga ni-reveal na Holy Knight sa 20 families na tumalo kay Joy Boy. Kuya Eneru, di ba mahihina naman yung mga Celestial Dragons? Paano sila makakapag-produce ng malalakas na karakter gaya ng mga Holy Knights? So kung nakakalimutan nyo na guys ha, isa nga rin Celestial Dragon itong si Doflamingo. Plus kung ma-reveal pa nga na similar din si Shanks, na in fact isa nga siyang Figarland at may dugong Celestial Dragon, this proves na yung lineage na itong mga Celestial Dragons may kakayanan din na mag-produce ng malalakas na karakter. Imagine, itong sila Doflamingo at Shanks nagtataglay ng Conqueror Saki. Kaya hindi na rin siguro nakakagulat kung it turns out na malalakas din pala itong mga Holy Knights na to. Kita naman natin kay Garling nung makita niya si Roger, wala ngang bahid ng takot sa mukha niya. At speaking of Roger, mapunta naman tayo sa nangyaring God Valley incident. Ipinakita nga ni Oda yung glimpse lang o konting pangyayari lang sa event na to. Pero kahit ganun nga, na-picture out naman na natin yung mga karakter na lalaban dito. Since nagbigay nga ng mga karakter si Oda para sa mangyayaring event na to. Nandyan nga yung Rax Pirates, nandyan din yung Roger Pirates, yung mga Marines sa pangunguna ni Garp, itong mga Holy Knights sa pangunguna naman ni Garling, at lastly itong Gorosei na si Saturn. So nang dahil nga sa chapter na to, mas nalaman natin na mas malawak pa pala yung set of characters sa nangyayaring God Valley incident. Mas maraming ang naging possibility dahil sa iba't ibang goal na itong mga kasama sa event na to. Sa part nga ng Rax Pirates, alam ko na yung ilan sa kanila nakita na natin na naging zombie ni Gecko Moria. Gaya na itong sila Captain John, Wang Zi at Silver Axe. Yes, hindi pa nga ito kino-confirm at si Captain John pa lang ang kumpirmado. Pero base nga sa appearance nila, mukhang mataas nga ang posibilidad na sila ito. Besides nga sa kanila, pinag-uusapan nga rin ng marami itong kamukha ni Strassen. Yes, pwede nga siya itong karakter na to. Since alam naman natin na silang dalawa ni Big Mom ang mga pioneer ng Big Mom Pirates. At in fact, siya pa nga ang nag-brainwash kay Big Mom para maging masama simula nung 6 years old pa lang ito. Anyway, dahil nga sa ipinakita sa chapter na to yung naging pagtatapos ng nangyaring God Valley incident, I assume na hanggang dito na lang muna yung ipapakitang flashback ni Oda. Meaning hindi pa rin natin makikita yung actual o yung buong nangyari sa laban ng Rax Pirates at Roger Pirates. At kung paano ba nag-come up itong sila Roger at Garp na magsanib puwersa para mapabagsak itong si Sebek. Pero kung trip nyo nga ng theory patungkol sa event na to, may video na nga tayong ginawa patungkol dito. Kung trip nyo ngang panoorin, ilalagay ko na lang yung link sa comment section sa ibaba. Bali sa part naman itong scene ni Lakuma at Gorosei Saturn, may tanong nga nalulutang dito. Paanong nagawang makatakas ni Lakuma pati na yung sinasabing 500 pa na katao sa God Valley, gayong ang kaharap niya
itong kinakatakutan ng lahat na si Gorosei Saturn. So obviously na ang sagot dito ay syempre may tumulong kay Kuma. Kung sino nga itong tumulong kay Kuma ay syempre it's either si Roger o si Rax D. Sebek. Dahil kung yung pagtakas nga ni Kuma ay ang kinalabasan na silang tatlo lang nila Genie at Ivankov, eh pwede pa nating sabihin na ginamit lang ni Kuma yung pawpaw fruit niya para instantly nilang matakasan si Saturn. Pero dahil nga sa sinabi ni Ivankov na bukod daw sa kanila, eh may 500 pang katao ang nagawang mailigtas ni Kuma, eh ang ibig sabihin lang nun eh may nanggulo sa harapan na to nila Kuma at Saturn. Kaya nagawang makapagpaalis pa ni Kuma ng ibang sibilyan sa God Valley. Now it makes sense dahil bago nga atakihin ni Saturn itong si Kuma, eh nakita natin si Big Mom na aagawin kay Kuma itong devil fruit niya. Meaning eh kung nandito na si Big Mom, eh syempre nandito rin yung grupo niya. At alang nga namang wala silang gawin kung makita nila ang isang Gorosei. Gorosei na base nga kay Sebek, eh gusto niyang maging king of the world. Meaning eh ang pagpatay sa isang Gorosei ang isa sa goal netong si Sebek. Ngayon eh dito nga tayo magtataka. Dahil sa kwento nga ni Sengoku, eh wala naman siyang nabanggit na may Gorosei sa nangyaring God Valley incident. At in fact na yung mga pangyayari daw sa event na to, eh walang physical records. At kailan lang ba natin na-encounter sa mundo ng One Piece yung pagkakaroon ng history na walang physical records o yung pagbubura sa history? Diba sa tuwing makikialam itong world government, mula nga sa pagbura nila ng Void Century hanggang sa pagbura nila recently ng Lulusha Kingdom, eh lahat nga ng yun ibinabaon nila sa limot na para bang kailanman eh hindi yun nangyayari. Meaning eh bukod nga kay Saturn, eh tumataas rin ang tsansa na pwedeng nangialam rin itong si Imu sa nangyaring God Valley incident. At pwedeng itong pangingialam niya ang naglead sa pagkawala ng isla na to. Anyway, ngayon ay mapunta naman tayo sa huling scene ng chapter 1096. At ito nga ay yung matagumpay ng nakatakas sa God Valley sila Kuma. At napadpad na sila sa Sorbet Kingdom. Kung napansin nyo guys ha, meron na naman ngang Rays of Sun o Sinag ng Araw ang nakadapo kay Kuma. At sa tuwing makikita nga natin itong scene na to, eh laging ang kasunod ng scene na makikita natin kay Kuma, eh may nangyayari sa kanyang hindi maganda. Gaya nung makita natin siya na pinoprotektahan niya itong Thousand Sunny. May liwanag nga ng araw ang nakadapo sa kanya. At pagtapos nga neto, eh sunod na natin siyang nakita bilang slave na naman ng Celestial Dragons. Sakay-sakay nga siya ni Saint Rosward. Isa pa ay during sa pagbabalik niya sa Revolutionary Army. May liwanag na naman nga ng araw ang nakadapo sa kanya. At later on nga ay ipinakitang bumalik siya sa Meridua at tinapyasan ang mukha niya ni Sakazuki. So probably itong scene ni Kuma ngayon ang kasunod na naman neto, makikita natin yung flashback niya kung paano naman namatay itong possible na asawa niya o nanay ni Bonnie na si Genie. Since ito nga yung magkukumpleto sa kwento kung bakit ba nasabi ni Bonnie na itong si Saturn daw ang pumatay kay Kuma. So malamang dito maipakita kung paano siya naging hari ng Sorbet Kingdom at kung paano sila ulit nag-reconnect ni Ivankov para mabuo ang Revolutionary Army. Anyway, ito na nga yung extension review natin para sa mga kaganapan ng chapter 1096. Kung natripan nyo nga itong video na to, huwag na kayong mahiyang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga yung like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!